paano ba mag-umpisa? So kinakailangan po nating unahin ay yung food security ng baka. So kinakailangan po natin may sigurado tayong ipapakain. So yan po ang isa mga common things no para sa ating nagsisimula. Eh nauuna yung gusto nila agad, gigil na gigil, alaga agad. At hindi nila alam yung ratio ng dami na aalagaan mo doon sa lawak ng lupa na requirement para mapakain mo sila. So, paano po ang inyong feeding program dito? Kumaari, 20 hours a day kumakain sila. Wow. So, continuous na kumakain. Magsisimula sa anong oras ng umaga? At least sabihin na natin po, nag-start tayo ng 7 in the morning. Basta yung maghapon na yan, kailangan may pagkain yung kainan nila hanggang gabi bago matulog yung caretaker natin. Sa pagsisimula ba, magkano ang isang baka? Kung mag-i-start po tayo dun sa mga bagong awat, yung mga, let's say, sabi natin mga 6 to 7 months old, 40 to 45,000 per head. Yeah. Pero pagkabibili po tayo ng mga ready to hit na, yung mga nasa, kung ano po yan, mga 80 up. 80,000 pataas. Depende po sa quality o lahi ng baka. Lahi, okay. O hindi ko po ina-advise, na-experience ko, hindi ko ina-advise ang native. Kasi yung pong pagod at gastos natin sa pag-aalaga ng native, the same lang sa pag-aalaga natin ng malalaking baka. Ayan. Pagdating, ang malaking diferensya po doon, pagdating doon sa ceiling price natin, may iwan yung native natin. Kagandahan lang po sa baka is para itong alkansya. Ang may advice ko, subukan nilang mag-invest sa cattle farming. Kasi sa bangko, patulogin natin ang isang taon yung 1 million natin, hindi naman tutubo ng 10,000 pesos yan eh. Tapos yung mga buisit na bangkong yan eh. Ngabindi, sorry to say that, no? Kung yung 1 million i-invest natin sa cattle, in a year time, pinakmahina, tutubo na po ng mga 200,000 yan. In 3 years time, yung 1 million natin, tumita na rin ng 1 million. Don't forget to like and subscribe. So, dumayo po tayo dito ngayon sa San Felipe. Zambales po. Zambales. At syempre, kasama natin ang isang makisig dito na magra-rancho. Meron na siyang baka, kalabaw. May mga pakalat-kalat ng mga manok din dito. Opo. Walang iba, si Sir Monching. Hello, magandang umaga po sa inyo, mga kaparmer. Opo. Ayan. So ngayon, ang tatalakayin natin ngayong episode ay tungkol sa pag-aalaga ng baka. Siyempre, uumpisahan natin sa pinaka-basic. Paano ba mag-umpisa? So kinakailangan po nating unahin ay yung food security ng baka. So kinakailangan po natin may sigurado tayong ipapakain. Kailangan po pala natin magtanim muna ng mga number one pagkain nila katulad po ng napier. Ako ba ang maya-advise ko, depende po sa kanilang lugar, mag napier na lang po tayo. Napier grass. O, kasi ang napier, even summertime, nabubuhay sila. For example, ang mag-basic, no, magsisimula sila sa dalawang inahin. Siguro sir, pwedeng kahit wala muna silang tanim. Forage lang. Pwede na. Oo, pwede na po yun. Opo, oo. Yung sinasabi nyo na mga ilang heads ay yung requirements na dapat meron na kayong tanim. Eh siguro po kung magsisimula sila. Kung tutusin, kahit na isa o dalawang two heads pa lang yung alaga mo, mas maganda magtanim ka na. Pero kung mga five heads up, ang alagaan mo, ay talagang kailangan ma-secure mo na yung kakainin ng mga baka. Doon sa may mga kapital, ano yung medyo conservative pero ideal na number ng baka na aalagaan. Siguro po doon sa talagang may mga kapital, mas maganda siguro kung kakayanin ng kapital nila na mag-alaga kagad sila ng mga at least 20 heads. 20 heads na babae. Or more. Basta ang isisecure lang po nila palagi is yung pagkain ng mga pagkain. Baka. Kasi maliban po sa napier, samahan din po natin ang pag-imbak ng mga dayami. Yan. Oo, kasi malaking tulong din po yun. Pag-supplements. At syempre, meron kayong mga feeds din, no? Kung kaya nating mamuhunan, gamitan na rin natin ang feeds. Para yung sustansya, yung mga protina, nutrients na dapat mapunta sa katawan ng isang hayop, makuha nila. Yan. So, kumbaga, meron silang multivitamins. Sama-sama na. Sa 20 heads, gaano kalaki? Ilang hektarya na kailangan niya dyan? Sa 20 heads, so siguro, kinakailangan at least meron ka ng 1 hectare na tarima ng napier. So, mas malaki ang kakainin lupa para dun sa pagkain kesa dun sa aalagaan mong baka. Kasi nandun po ang buhay ng mga hayop natin, nasa kakainin nila. Yeah. Kahit na 500 square meter, 1,000 square meter, pwede na natin gawing shelter nila yan. Yes. Pwede na natin lagyan yan ng mga 15 heads, 20 heads. Pero,
ang tanong, paano sila mabubuhay? Kung paano mo mapapakain? Yes, opo. Yeah. Oh, oh. So, yan po ang isa mga common things no, para sa ating nagsisimula. Mm-hmm. Nauuna yung gusto nila agad, gigil na gigil. Alaga agad. Oh, 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 oh. Hindi nila alam yung ratio ng dami na aalagaan mo doon, yes, sa lawak ng lupa na requirement, yes, okay, para mapakain mo sila. Sa pagsisimula ba, magkano ang isang baka na pwede nilang mabili sa pagsisimula? Depende po yan sa age o edad ng bakang bibili natin. Mm-hmm. Kung mag-i-start po tayo dun sa mga bagong awat, yung mga, let's say, sabi natin mga 6 to 7 months old, 40 to 45,000 okay per head. Yeah. Pero pagka bibili po tayo ng mga ready to hit na, yung mga pwede nang maging inahin kaagad, nasa, kung ano po yan, mga 80 up. Depende, 80,000 pataas. Depende, sa, depende po sa quality o sa quality, lahi ng baka. Lahi, actually po, mga kung ano po yan, mga 18 months old or 2 years old na po yung edad yan. Opo, okay. 18 to 2 years old. Opo, opo. Okay. 18 months old to 2 years. So kung medyo sa native lang tayo magsisimula, but medyo low budget, gusto lang nila pang patining agad o magparami, mga 40,000 meron na silang mabibili. Yes, pang panimulang line. Meron na po, pero pero hindi ko po ina-advise, na-experience ko, hindi ko ina-advise ang native. Kasi yung pong pagod at gastos natin sa pag-aalaga ng native, the same lang sa pag-aalaga natin ng malalaking baka. Ayan. Pagdating, ang malaking diferensya po doon, pagdating doon sa ceiling price natin, may iwan yung native natin. Katulad niyan, nagbinta ko ng isang baka na kinal ko na dahil nireject ko na siya dahil medyo may edad na. Nabinta ko siya sa Katayan ng 72,000. Yung tauhan ko dito, may alaga siyang native, dalawang native na baka niya na nagkakahalaga lang ng 68,000. Mas mababa ang value. Mas mababa ang value, ang pinagpaguran niya, dalawang baka o isang baka lang. Sa klase po ng mga hybrid na baka, parang nakikita ko is 1:2. So yung sinabi niyo, 68,000, dalawang baka na yon. Opo, dalawang baka na yon. Yung halaga ng sa baka mo na isang naibenta, 72,000. 72,000. Yes, opo. Parehong pagod, parehong hirap po yat. Yes, opo, oo. Kaya hindi ko ina-advise doon sa may kakayahan, ha. Pero doon sa mga ka-farmer natin na siyempre kung pagkakasyahin mo lang yung budget. Pwede po yon, yung at least ma-save mo lang yung pera mo na hindi maubos kaagad para mo na lang ibinangko. Kahit native, pwede na magsimula. For emergency, mabibinta naman nila yung baka nila. Ayan. Opo. Ang ating mga viewers, pag medyo nakakita ng konting ribs, yeah, po, magbabash na, sabi, payat naman ang baka mo, hindi mo naalagaan. Opo, so, paano po ang inyong feeding program dito? Kumaari, 20 hours a day, kumakain sila. Wow. So, continuous na kumakain. So, magsisimula sa anong oras ng umaga? At least sabihin na natin po, nag-start tayo ng 7 in the morning, basta yung maghapon na yan, kailangan may pagkain yung kainan nila hanggang gabi bago matulog yung caretaker natin. Katulad po dito, bago sila matulog, maglalagay pa rin ng pagkain. Lalatagan. Opo, dun sa kainan para may nginunguya-nguya yung baka natin. Yung ayan po yung isa sa mga natutunan natin. Dapat po mayroon talaga silang tubig na kamintin doon na iinumin nila anytime na gusto nilang uminom. Napansin ko kanina, nung nagpapainom sila dito yung mga cowboys, no? After lagay yung tubig na malinis, naglagay ng darak. Ah, yes, opo. Kasi mas malakas po silang uminom. Mas malakas pong uminom ang mga baka natin kung may naamoy silang darak. Mas maganda kung pigs. Ang ano po, oo. So yung paglalagay pala ng darak is to encourage them, mas mahikayat sila uminom ng tubig. Yes, at hinahalo talaga sa tubig yan. Sa tubig at the same time, nakakatulong din po na makapagpabusog at makapagbigay ng konting nutrients sa baka. Yan. Opo, oo. Ayan, so mas ideal, na banggit mo na kanina, feeds. Yes, opo. Ayan, so hinahalo nyo sa tubig. Pwede pong ihalo sa tubig, pwede namang dry feeding ng feeds. Pure feeds lang muna. Okay. Ang ipapakain. So yun yung mga combination. So bine-breakdown niya yung iba't ibang klase ng pinapakain ninyo. Yes, opo, opo, oo. Pagdating naman po sa feed, syempre ang ating mga kababayan, lagi nilang inaalam kung ano ba yung brand na pwedeng gamitin. Yes, opo. Sa dito sa Zambales, sa inyong rancho, anong ginagamit nyo? Actually, dito po sa aking farm, ang ginagamit ko is hover pigs.
swak sa bulsa. Pangalawa, madaling kausap ang hoverpeds. Ang na-experience namin sa hoverpeds, yung ganda ng kuwan sa katawan ng baka. Ayan. Mas ano pa yung napansin nyo? Number one nakita naming improvements is yung pagganda ng katawan nila. Mabilis silang magpataba, mas maganang kumain. Nasa 2 years stage pa lang kaming nakapag-trial ng hoover kasi kailan ko lang nalaman na mayroon palang cattle feeds ang hoover. Yes, opo. Sa ating mga last episode, ang hoover feeds ay mas nakilala sa larangan ng pagpapataba ng baboy. Yes, opo. At inong pero matagal-tagal na rin sir kayong gumagamit, 2 years. Yes, opo. Oo, matagal-tagal na rin po. Oo. At tapos maisingit ko na po sir. Okay. Para sa kaalaman po ng mga viewers natin, marami akong na-encounter na magbabaka, mga kaibigan, mga kakilala na nagbabaka na nagpapakain sila ng feeds ng manok or pag-feeds ng baboy sa kanilang mga baka. Pero nung araw akala ko isa rin ako sa akala ko okay 'yon. Okay. Hindi po pala tayo pwedeng magpakain ng mga pagkain ng baboy or pagkain ng manok sa mga cattle. Baka tumilaok. Ayun na ang problema. Kinakailangan talaga for cattle is cattle feeds talaga. Yeah. Sariling formulation talaga kasi inaral nila ano yung mga nutrients na kailangan ng isang baka. And ayun nga, sa na-experience ko yung hoover, kung nakita ko kagad ang difference ng kondisyon ng mga alaga namin na maganda, maganda talaga. Maganda ang performance ng hoover. Ayan, so sa usaping hoover feeds or feeding program ng ating mga cattle, siyempre, nandito ang atin na mag-share din si Sir Andy from Hoover Feeds. Magandang tanghali sa lahat, ka-agri. Ayan. Ako si Andy, ang ahente ng Hoover Feeds. Ayan. Nandito ngayon tayo sa kay Sir Monching. Sir. Yeah, kay Sir Monching. Kanina, sir, na bahagi ni Sir Monching yung kanyang, kumbaga, 2 taon na daw siyang gumagamit ng Hoover Feeds. Yes, sir. At so far, masaya naman daw siya. Ibahagi niyo po sa ating mga viewers or possible na gustong mag-try din ng Hoover Feeds cattle. Sa ating mga farmer na nag-aalaga din ng baka, ang magiging benefits nila sa paggamit ng Hoover Feeds, yung baka nila magiging malusog, tapos yung nutrisyon na kailangan ng mga baka nila, para din kay Sir Monching. Noong una, nag-trial lang siya sir eh. After kung dalan siya ng 10 bags, nasubukan niya yung Hoover Feeds at nasatisfy naman si sir. Ano unang niya sinabi? Ano nangyari daw sa kanyang mga baka? Ang sabi ni sir, maganda yung naging resulta dun sa pagkakasubo ko ng cattle feeds niyo. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin yung paggamit niya ng Hoover Feeds, ng cattle feeds natin. May mga tropa daw siya na ginamit ang pagkain sa manok, pambaboy talaga pinakain sa baka. Hindi daw naging maganda para sa kanilang mga baka. Kaya naman, sinubukan na rin ni Sir Monching na mag-feeds talaga ng baka. Ayan, Sir Adrian, ganyan lang. Ganyan mga ibibreed, sir. Oo, ito yung susunod na this coming December 15. Lahat ito naka-ready na sila for AI. Kaya makikita nyo kung gaano kung gaano sila katakaw kumain ng feeds natin. Ano-ano po ba yung mga natatarget nito? Like for example, no, bagong panganak yung inahin, no, nagpapagatas. Ano ba yung nagiging contribution ng feeds para sa nagpapagatas na inahin? Kumbaga, yung nagpapagatas na baka, nami-maintain niya yung ganda, yung fruit juice ng milk nung inahin para maibigay doon sa anak. So, no? Kumbaga, mas nagiging regular. Kumbaga, sir, minsan kasi humihina doon yung gatas, ba't humihina? Kasi syempre, nagkukulang siya ng nutrients. Yeah. Nagkukulang siya ng ano sa katawan. Kaya yung suporta nung dairy feeds, ng Hoover Feeds, yun yung minintain nung feeds para doon sa inahin. Ayan. So kahit na kahit na nagpapadede siya, yun yung nagiging benefits ng dairy cattle feeds ng Hoover. Sa ngayon, ang inyong mga baka ngayon, gano'ng karami na? Almost in 90 heads na. Pero yung nandito ngayon sa kinatatayon po natin, nasa almost 70 heads po sila. Yes, opo, oo. 70 heads. Pero nung nagsimula kayo, gano'ng karami kayong nagsimula noon? Po, bumili muna ako ng isang piraso, parang nakatuwaan ko lang. And then, karoon ako ng time na magdagdag. Nagdagdag po ako ng 5 piraso. And then, nung nasiyahan ako at nakita ko naman na maganda, lalo na pagka yung umaanak na po yung mga alaga natin. So, nagdagdag po ulit ako ng ilang heads hanggang sa ito po, naparami na namin.
Ano ba yung promising sa nakikita mo, bakit well invested ka na ngayon sa iyong mga baka? Actually po, sa pag-aalaga ng baka, para sa mga viewers natin, kung ang ina-expect nila is yung madali ang kita, medyo mali po yung kuha natin na yun. Yung perception. Oo. Ang kagandahan lang po sa baka is para itong alkansya. Na lalo na doon sa may mga pera, na mag-i-invest ka sa, mag-deposit ka sa bangko dahil hindi mo nagagamit yung pera mo. Ang may advice ko, subukan nilang mag-invest sa farming, cattle farming. Kasi sa bangko, patulogin natin ang isang taon yung 1 million natin, hindi naman tutubo ng 10,000 pesos yan eh. Tapos yung mga buisit na bangko yan eh. Nga binde, sorry to say that, no? Kaya ko nasabing buisit kasi pera na natin, pinahihirapan pa tayo pag kailangan natin. Pag pinasok natin, ang bilis nilang tanggapin. Pag kailangan natin, ang hirap ng maglabas ng pera. Kung yung 1 million, i-invest natin sa cattle, at mayroon tayong makukuhang marunong na makakahatulong po natin, 1 million natin in a year time, baka pinakmahina, tutubo na po ng mga 200,000 yan. Siguro, in 3 years time, yung 1 million natin, tumita na rin ng 1 million. So, yan yung difference, no? Parang example lang ni Sir Monchi. Yes, opo. Nang nailagay sa bangko, na pinagtiyagaan, in-invest, nagsipag. Yes, opo. Sa farming. Yes, opo. Pwede nyong maidoble. So, paano naman po, sir, yung sa fattening, yung mga gusto nila, yung mga nagpapataba ng mga baka for meat production? Sa fattening naman, sir, cattle grower naman yung ipinipresent namin, tulad ni kay Sir Monching. Meron din kasi yung ilang mga fattening. Kaya yung cattle grower yung inintroduce ko sa kanya. Para ka ako yung pang-out mo na mga baka, ma-maintain at gumanda yung karne, yung taba. So, sa baka ba, ano ba yung klase ng karne ang maganda? Mas may taba, may laman? Sa baka, sir, mas maganda yung mas mapula yung karne, mas malaman. Mas malaman. So, nabanggit kasi ni Sir Monching, no, 20 hours daw pa lang pinapakain. Yes, kanilang feeding program dito, 20 hours non-stop kumakain. At in between yung kanilang program is merong darak na hinahalo sa tubig, yung syempre yung kanilang silages or yung kanilang napier grass. Within that 20 hours every day, kasama na ang Huber feed sa kanilang program. Yes, sir. Pwede na rin kasi hinahalo din nila, sir, sa pagpapainom ng tubig. Pwede nilang nasawin yun. Pwede nilang i-fure yung cattle grower pellet natin. Pwede rin siyang direkta. Pwede rin siyang direkta, sir. Ayan. So sa mga inahin, paano yun? Hinahalo ba sa tubig or direct ang pinapakain? Pag-apply nila, sir, depende din sa owner, ng farmer. Kung pwedeng direkta or pwedeng hiyado nila sa mga silage o kaya sa mga... Pwede rin i-mix sa mga silages, sir, nila. Pwede. Pwedeng i-mix yan. Very flexible pala yung Huber feeds. Yes, sir. Pwede. Depende sa estilo ng pamamaraan nilang magpakain, yes, sa feeding program, magagamit nila yung Huber feeds. Yes, sir. Sa mga gustong subukan, curious po kayo na i-try naman ang Huber Feeds bukod sa mga iba't ibang produkto or brands out there na available in the market, yan po ang Huber Feeds Cattle naman ay inyong subukan. Huber Feeds Cattle Grower. As an agent, paano nyo naman pinangangalagaan inyong mga buyers? Una-una, ang inalagaan namin, syempre, yung produkto na ibibigay natin sa mga kliyente na ma-maintain yung pangangailangan ng alaga nilang baka, yung quality, at yung mga nutrients na nasa loob ng feeds natin. Yeah. Yung mga vitamins na yan, yung mga minerals, fiber. Yeah. Kailangan medyo dumadaan talaga sa proseso, sir. Yeah. Huwag na po kayo mag-experiment na ipakain yung sa manok or yung sa baboy. Meron po talagang formulated para sa baka. Yes, sir. Ayan po ay pwede nyong masubukan sa Huber Feeds. Yan, pagdating naman sa presyo, ano naman ang reaction ng ating mga clients? Yung price naman ng Huber Feeds ng cattle at dairy, affordable naman siya pang masa. Pang farmer talaga. Huwag niyo pong kalimutan sumilip sa description, nandyan lang po. Marami pong tanong ng tanong, nandyan lang po tayo lagi sa description kung gusto niyo silang makontakt direkta.
kung mayroon tayong konting budget na hindi pa naman natin nagagamit, instead na ikuha natin sa bank yan, ikuha na natin, invest na natin sa cattle. At baka naman ang inyong 1 million, dumoble na. Yes, opo. Within 2 to 3 years. Depende na lang po sa pagmamanage ng isang owner po yan. Ayan. Pero yun ang papabayaan. Yan ang posibleng ma-achieve. Kaya sir, Monjing, maraming salamat sa pagbabahagi. Maraming salamat din po sir. At anytime, kung may kaya, mayroon pa tayong maisi-share na para makatulong po sa mga kabaka natin, mga ka-farmers natin, nandito lang naman po tayo. Pwede sila pumasyal dito sa amin. Open po kami tumanggap ng mga bisita anytime para magtanong at kung ano yung naging kaalaman ko. Ma-share naman natin sa kanila. And kung mayroon silang mga katanungan na hindi ko alam, pwede namin itanong kaagad sa aming mga veterinaryo na willing din po silang tumulong. Mag-share ng mag-share, kaalaman. Yes, opo. So wag po natin pagdamot ang kaalaman. Yes, opo. Sama-sama po tayong umunlad. Yes, dapat po talaga sa pagbabaka ang isa pang na-experience ko, wag natin papairalin yung inggit or pagyayabang. Kailangan natin magtulungan tayo, magturuan tayo. Kung ano yung alam mo, turo mo sa akin. Ano yung alam ko, ituturo ko sa iyo. Yes. Para mapaunlad po natin ang cattle farming dito sa Pilipinas. Salamat agri ba kayo sa agri? Agring agri po. Approve. Yes, opo. Don't forget to like and subscribe.